Kamusta na po kayong lahat dyan and welcome back to my channel. Sa isang event sa Cebu, sinabi ni President Bongbong Marcos na siya pa rin ang number one fan ni VP Sara. Pero bago po ako magpatuloy, gusto ko lang pong magpasalamat kay Andrea Jong at saka kay Elvis Soriano para dun po sa super thanks na pinadala nyo. Maraming salamat po. Malaking bagay po yun para sa aking channel. Thank you again. And salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa aking channel. Okay, meron pong nangyaring grand launching sa Cebu. Ito po, nabasa ko sa 31 Million Movement. President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. leads the grand launching of Pier 88, Cebu's first smart port in Barangay Poblacion, Liloan, Cebu. Pier 88 is an over 1 billion peso public-private partnership between the municipality of Liloan and private firms. The 3-hectare smart port is expected to become a marine highway that will link Liloan to the rest of the island of Cebu. Pier 88 as a smart port will use QR codes and radio frequency identification ready system via manageable through a mobile application to provide passengers convenience while traveling. So isa na naman pong magandang balita para sa ating mga kababayan dyan sa Cebu, ang pagbubukas po ng smart port sa Pier 88. So during the grand launching ng Pier 88, inintroduce po ni VP Sara si President Bongbong Marcos. At sa kanyang paunang salita, ito po ang sinabi ni President Bongbong. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you very much to our good Vice President for her please take your seats for her very kind introduction. Parang nabalik ako dun sa kampanya, nandun kami dalawa ni Inday Sara nagbubungis-ngisan ulit. And the reason I made her laugh is that I told her, dito sa mga gulong nangyayari, I have just officially designated myself as your self-appointed official BFF. So, kahit sorry na lang, sayot mo sa gusto mo, I'm still your number one fan. So ayan po, pledging their loyalty to one another. Dahil napag-alaman po natin sa statement ni VP Sara noong nagkaroon ng konting gulo dyan sa House of Representatives sa pagkakademote kay CGMA at doon sa pag-resign ni VP Sara sa lakas CMD, doon po sa statement ni VP Sara, inulit niya po ulit ang kanyang suporta sa ating presidente. And again, yung kanyang word is immutable. So dito naman sa Pier 88 Grand Launching, sinabi naman ng ating presidente na self-appointed BFF siya ni VP Inday Sara and he will be her number one fan. So good news po yan sa ating mga solid unity team. Dahil talaga po alam nyo ang destabilization na ginagawa nila. Ang paninira ng mga anti-Marcos ay talagang puspusan na. Alam naman natin yan. Kauumpisa pa lang ng termino ni President Bongbong Marcos, naglabasa na yung mga balita niyan na lahat ng klaseng destabilisasyon ay gagawin nila para masira at para wag magtagumpay ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. At kasama na rin po dyan si VP Sara dahil sila nga po ay unity. In fact, may mga tao nang naniniwala dun sa mga paninirang ginagawa nila dahil sabi nila, pag may usok, may apoy. So ang ginagawa ng mga destabilizer, yung mga gustong sirain ang gobyernong to, ay gumagawa sila ng usok kahit na walang apoy. Dahil alam nila, paniniwala ng mga Pilipino yan eh, na kung may usok, may apoy. So kahit na walang apoy, gagawa sila ng usok. Dahil alam nila, madaling mapaniwala tayong mga Pilipino. Magpakalat ka lang ng chismis, ng marites, may mga maniniwala na kagad. At iyan niya ang ginagawa nila, ang sirain mula kay President Bongbong Marcos, kay VP Sara, kay First Lady, sa pamilya niya, sa mga tao sa gobyerno. So tayong mga supporters ng unity, yung totoong supporters, yung hindi nagpapatinag,
Dahil sigurado po, mag-iisang taon pa lang si President Bongbong Marcos, eh ganto kadami na yung mga gustong manira, yung mga gustong mag-destabilize na gobyernong to. What more with the coming 5 years pa? Mas titindi po yan. Hindi po tayo dapat magpatinag. We have to continue believing na si President Bongbong Marcos, with the guidance of the Lord, ang siyang aahon sa atin. So itong sinabi ni President Bongbong Marcos na siya ay self-appointed BFF and will always be the number one fan ni VP Sara ay isang patunay na hindi po magpapatinag ang unity. Hindi nila magigiba ang Bongbong Sara tandem. So tayo na naniniwala sa tandem na to, huwag na po nating pag-aksayahan ng panahon itong mga naninirang to. Marami po yan. Halos nagsama-sama na silang lahat kung papansinin ninyo. Lahat ng naninira kay President Bongbong Marcos, sa kanyang pamilya, kay VP Sara, willingly or unwillingly, is a part of the destabilization. At hindi po titigil ang mga yan hanggat hindi nila nakakamit yung gusto nilang mangyari na sirain ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Pero hindi rin naman po tayo magpapatinag. Nandito po tayo para protektahan ang unity. At hindi po sila magtatagumpay, what with the support of the majority of the people behind this tandem. Lalo po kasing umigting niyang balibalita sa destabilisasyon mula nung na-demote si CGMA at nag-resign si VP Sara bilang miyembro ng Lakas CMD. Ngayon, ang balita naman, meron daw isang congresswoman na nagsulsol kay GMA at pinaniwala si GMA na may basbas daw ni First Lady Lisa ang coup na gagawin nila. So ito, kasama na naman ang pangalan ni First Lady Lisa. Sinama na naman ng mga Marites, yung mga mahilig gumawa ng usok. Kasi nga naman, where there is smoke, there is fire. May mga naniniwala na po talaga doon sa mga pinakakalat nila na little president daw si Lisa Marcos. Alam nyo kasi, mag-asawa po sila ni Bongbong Marcos. Lawyer po si First Lady Lisa Marcos. At hindi po natin maiiwasan at hindi natin maaalis na bilang mag-asawa, mapag-uusapan po nila ang affairs of the state. Alam nga naman sa bahay, hindi nila pag-uusapan niya. Siyempre, sino pa ba ang sasabihan ni President Bongbong Marcos tungkol sa mga ginagawa niya at doon sa mga balak niyang gawin para sa ating bansa? E di yung asawa niya, kahit naman tayo eh, ordinaryong pamilya. Sino ba ang lagi nating katuwang sa buhay? Yung asawa natin. Meron tayong mga hakbangin na kinukonsulta natin sa asawa natin. Pero hindi nangangahulugan na yung asawa natin ang magpapatakbo ng affairs ng isang presidente. In this case, alam nga naman si Lisa Marcos ang magpapatakbo ng affairs of the state. Hindi naman yata kapani-paniwala yun. Si Lisa Marcos ba ang humaharap sa mga dignitaries? Si Lisa Marcos ba ang humaharap sa mga presidente ng ibang bansa? Si Lisa Marcos ba ang nakikipag-usap para sa mga kung ano ang gagawin para sa bansa natin? Hindi ko yata nakikita yon. May sariling ginagawa si Lisa Marcos dun sa kanyang mga functions bilang First Lady. Si Lisa Marcos ba ang nakikita natin nag-i-speech? Hindi, si President Bongbong Marcos ang nakikita natin. Pero hindi natin maaalis na time and again, magkukonsulta si President Bongbong kay Attorney Lisa. Pero that doesn't mean na lahat ng suggestion o lahat ng sasabihin ni Lisa Marcos ay gagawin ng ating presidente. At dahil may nabanggit si President Bongbong Marcos dati na kumukonsulta siya sa kanyang asawa, doon nakakita ng butas itong mga anti-Marcos at pinalaki ng pinalaki yung issue na si Lisa Marcos ang nagpapatakbo ng bansa natin. Pwede pa yon? Yan pa naman ay kapani-paniwala. Ngayon ito naman, congresswoman na sinabihan daw si GMA na aprobado daw ni Lisa Marcos kung sila man ay magkuko. Pwede ba niyang gawin yon sa pinsan ni President Bongbong Marcos? Kung minsan isip-isip naman tayo kung may time, yung ba mga pinalalabas nilang mga akusasyon kay First Lady ay napatunayan na ba?
or karamihan dito ay haka-haka lang or chismis-chismis lang. Sa bagay, kung meron namang naniniwala, meron namang hindi naniniwala. Ganun lang talaga yun. Wala po tayong magagawa dun eh. Kaya lang, hindi natin pwedeng pabayaan na itong mga destabilizers ay sirain ang magandang ginagawa ng ating presidente. Talaga pong hindi titigil yung paninira nila at paggawa ng kung ano-ano akusasyon sa ating First Lady. May mga nagsasabi, ang magiging downfall ni President Bongbong Marcos ay ang kanyang asawang si Lisa Marcos. Sa tingin ninyo, aabot sa ganun? Sa tingin ninyo, gagawin ni First Lady yon? Sisirain ni First Lady ang pangalan ni Bongbong Marcos? And at the same time, kapag ginawa niya yun, sira din ang pamilya niya. Kaya nga po nagsalita na si Congresswoman GMA. Sabi niya sa isang balitang nabasa ko, First Lady Lisa Marcos, walang kinalaman sa co-issue sa Kamara. Hands off, Gloria Arroyo denies discussing alleged house coup with any politico. Basahin ko po yung statement ni former President Gloria Macapagal Arroyo. A report is going around that I was duped by a congresswoman into thinking that the alleged house coup had the blessings of the First Lady. I am truly sorry that she should even be dragged into this political fantasy of a house coup. It is disrespectful to her and to her intelligence. Whoever is spreading these pathetic rumors are the ones duping the Filipino people, and they should now move on to the serious business of making positive contributions to national progress. I will just say three things. First, every politician worth his or her salt would know that in the Philippines, no house coup can ever succeed without the consent of the president. That is simply a fact of life in Philippine politics. Second, I made a humble contribution to the joining of forces that became the unity, and the resulting supermajority in the House is a major force for delivering our president's agenda. This, I would never take any action to destroy it. Third, I did not have any conversation here or abroad with any congressman or congresswoman or any other politician, active or retired, to plot, support, encourage, or participate in any way in any alleged house coup. So yan po ang kanyang statement. Ngayon, kung nagsisinungaling pala si GMA dahil may record na siya dati, eh saka natin siya banatan. Saka natin siya i-bash ng gusto kung mali lahat tong mga sinabi niya. Di ba ganun? Ako, hindi ako pro-GMA. Dahil sinabi ko nga sa inyo, mula nung Garcia scandal dun sa I am sorry, hindi po ako maka-GMA. Pero dito sa pangyayaring to, binibigyan ko siya ng benefit of the doubt. Dahil sabi ko nga sa inyo, people change, times change, political affiliations change. Yan po ay fact of life, lalo na sa ating politika. Ngayon, kung gagawa na naman si GMA na mga tulad ng ginawa niya dati, aba eh, ibang usapan na yun. Siya po ay tatawagin na nating traitor talaga. Pero dito sa sinabi niya sa statement niya, isa nga naman talaga siya sa puwersa na nagtatag ng unity. Sabi nga niya dito, kasama ako sa bumuo ng unity, kaya hindi ko ito sisirain. Hindi umano wawasakin ni dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Arroyo ang unity dahil kasama siya sa bumuo nito. Tama nga naman. Pero we still pray na totoo lahat ng sinasabi ni CGMA. So doon sa mga nagdadawit na naman sa pangalan ni First Lady dito sa alleged coup, eh parang nakakasawa na rin. Lahat na lang ng issue, eh dinadamay nyo rin ang pangalan ni First Lady Lisa. So tulad din sa unang statement ni GMA na nandito siya to support the President, pati po yung liderato ni Martin Romualdez sa House of Representatives. At tulad din ng sinabi ni VP Sara na kanyang pagsuporta kay President Marcos at kay Martin Romualdez at ang pahayag ni Bongbong Marcos na siya ay self-appointed BFF
and he will always be the number one fan of VP Sara. Yan po ang magso-solidify na hanggang ngayon, kahit na anong sabihin nila na nagkalamat na daw ang unit team, solid na solid pa rin po yan. What with the majority of the Filipino supporting the unit team. So doon sa mga gustong sirain talaga at hindi titigil para mawasak nila ang unit team, better luck next time sa susunod yung mga gimmick. Again, bago po ako magtapos, ito pong naririnig nyo sa aking channel ay sarili ko lang pong opinion. Kung meron man kayong mga opinion, comment lang po down below. Basta iwasan lang po natin yung mga hindi magagandang mga salita. Yung bang para lang makapag-comment kayo, para nang titrigger pa rin kayo. Open po ang ating comment section kaya kayo ay pro or anti. Pero please, be civilized enough. Wala pong mga personalan, wala pong mga hitting below the belt at kayo po ay welcome sa aking channel. Dahil pasensya na po dun sa mga nababasa kong mga comments na parang lihis na sa kagandahan asal, block ko po kagad kayo. Sorry na lang po. So again, ano pong masasabi ninyo? Comment lang kayo and I will see you next time. Peace.